Guys, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Araw ng Martes. Ito guys, yung mga gamit ng mga nangharing bakal. Hindi naman lahat. Sapagkat mayroon din mga haring bakal na wala pang mga gamit na ganito. Ito guys yung mga gamit na ito yung pangyapak. Ayan po yung sando o tsaliko ng haring bakal. Ito naman po yung purong. Ito naman po yung balabal. Ito naman po yung sinturon. Ito po ang kung tawagin po ng aking pong maestro na Rosalian, sinturon ni kamatayan. Ito po, hindi po ito gamit ng haring bakal. Ito po ay gamit po ito ng mga Rosalian, ang Alpite Omega. Ito po'y pinagkalob sa akin ng aking maestro nang ako po'y nagawi po dyan sa Sambuanga del Norte. Shoutout na rin sa kanya, sa aking maestro, Iki Commander Buhawi ng Alpite Omega dyan sa Sambuanga del Norte. Part of Siukon. Ito po'y mga pinagkalob niya sa akin. Isa po ito sa pinagkalob niya na ito pong sinturon. Tsaka tsali ko rin, parang ganyan. Kaya lang gamit po yun ng Alpha Omega, yung mga Rosalian. Tawagin niya po ito na aking pong maestro. Ito po'y sinturon ni kamatayan. Sapagkat ang sabi niya po sa akin, ito po'y pulong ni kamatayan. So, sabi nga, hindi 5 onsa kay uban si kamatayan itong sinturon. Kaya kung tawagin niya po itong sinturon ni kamatayan. Yan. Ito naman po yung yan yung mga gamit po ng gamit ko po ng haring bakal. May sando pa po ito. Pinagkalbo sa akin. Sinturon. Ito, tapos sando. Ang katulad po ng ganyan. Tapos mga bote, hindi ko na lang po ipapakita yung sando po niyan. Ito na lang pong mga ano po ng haring bakal, mga gamit. Ito po yung mga natawag po ito ng mga anting-anting ng haring bakal. Sabihin guys, nang maiba naman, hindi naman po laging mutya sapagkat ang akin naman po content ang tinignan ko po sa akin pong Google ay about mutya and anting-anting. So ito guys, yung isa na mapakita ko. Ito pong mga anting-anting. Sapagkat nasa content ko rin naman po ito. Sabi ko nga about mutya at anting-anting aking pong content. So kaya ko po ito na ipakita. So ito guys, mga ano lang naman ito guys. Mga, sabi nga mga yung mga ano lang to, mga harap. Katulad po nito guys, yan, punong-puno po ng pulong yan. Lumalabo po ang aking cellphone, aking pong pakuha sa mga pulong. Yan, may mga pulong po yan. Ganon din po itong purong. Ganon din po itong balabal. So malapad po yan, mga pulong po yan na nasa loob. Ito naman po yung panyapak. Kung tawagin. Panyapak po yan. Ayan. Ayan po yung panyapak po ng gamit ng tulad yung haring bakal. Sabi nga guys, at hindi lang laging parating mutya. So, mayroon din po tayong mga gamit. Ito guys, ako nung gumawa nito. Ayan. Ito pong panyapak. Ito pong tsaliko. Ako rin pong gumawa niyan. Ito pong purong.
Yan. Ako rin pong gumawa niyan. Tapos ito, hindi po ito akong gumawa nito. Ito pong balabal. Ito po'y pinagkaloob sa akin na isang utol. Yan. Tapos ito, galing naman ito sa akin, maestro. Na Rizal yan. Sabi niya nga eh, sinturon ni kamatayan. So guys, itong mga anting-anting o aking naipakita ngayon. Ito guys, eh naayon po ito sa Biblia. Ayan guys, yung Biblia. Ayan. Lahat yan guys, nakapalog po yan sa Biblia. So, ito guys, basahin ko yung ano nito. Yung dinuloob po nitong kung ano pong mga ibig sabihin. Kung ano pong, kung nasabi nga, kung ito mo ay naayon sa Biblia. Itong mga pulong, ayan yung mga ano na yan, yung mga gamit. Kung siya ba ay naayon sa Biblia. So ito guys. Yan at ito guys yung ano. Ayan guys, kasi isang kamay lang ang ano yung aking pinangahawak, yung isang kamay kasi nakahawak sa cellphone. So tingnan ko ito guys. Ayan, kung mababasa ko ito. Ayan. Ito guys yung nakapaloob sa Biblia. Malabo ang aking cellphone. Ayan. Malabo talaga. Hindi lang guys ha. Ayan. Yan po yung nakasulat sa Epeso. Ayan po, sa Epeso po yan 5. Ayan. Madali lang po siyang hanapin sa Epeso. Ayan po. Ayan, ito po yung sabi ko, Biblia po yan. Ayan. Pakita natin ulit. Yan, ang bagong tipan ng kasama ng mga awit. Holy Bible. So, ayan po yung... Ito po yung nakasaad dito po sa Epeso. Ang nakasulat po ito, mga sandatang kaloob ng Diyos bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotan pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahalan ng kadiliman umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuutan ng pandigma o pandigma na mula sa Diyos. Sa ngayon, makakatagal kayo sa pagkipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa... Ayan guys, sandali lang. Isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Baluti ng katuwiran, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawin panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa. Yan guys, yung mga isinasaad po dito sa Biblia. Ito pong mga gamit na mga, sabi nga, mga anting-anting.
mga gamit ng Haring Bakal. Maraming maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat.